po. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Na tayo po ngayon dadako po sa ating windig service po sa gabi ito. At tayo po muna ay dumako sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ay dakilang Diyos na amang nasa langit, maraming maraming salamat Panginoon sa kalakasan Panginoon na iyong binibigay Panginoon, sa mga blessing Panginoon, mga pagpapala Panginoon, at mga pagsubok Panginoon na iyong binibigay Panginoon upang amin itong mapagtagumpayan Panginoon. At maraming maraming salamat Panginoon sa health Panginoon na iyong pinagkaloob Panginoon sa bawat isa na kayo po Panginoon ang mapurihan Panginoon at maitaas Panginoon sa aming mga buhay Panginoon. Maraming maraming salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po tayo po idadako sa ating pag-aawitan sa gabing ito. Awitin po natin yung Dakilang Katapatan. Sabayan niyo po akong awitin po. Oh, Diyos.
Dako sa Word of God na matatagpuan natin sa aklat ng Galatians chapter 1 verse 6 to 12. Kung meron po kayong Bible na pinabagatan ko tong i-share ko sa inyo ay walang ibang ebanghelyo or no other gospel. Sabi nga dito sa verse 6, nagtataka ako kung bakit may kaydalin ninyong tinalikda ng Diyos na tumatawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa iba't ibang mabubuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita lamang ang nanligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o ang isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita na ipinapangaral namin. Pagkasumpain siya, sinabi namin na, at iulit ko, kung mangaral sa inyo ng iba pa kaysa mabuting balita, tinanggap na niyo at pakasumpain siya. Ngayon, nangangahulugan ba na hinangad ko'y papuri ng tao? Hindi ang papuri ng tao ang hinangad ko. Sinisipag ko bang magbigay lugod sa tao? O kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin Kristo. Na makita natin dito sa aklat ng Galatian, yung background nito, no, na ito'y isang tungkol sa pagprotesta laban sa korupsyon ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang napakahalagang katotohanan na nagpapawalang sala sa pamamagitan lamang sa biyaya at sa halip na sa gawa ng kautusan ay pinalabo ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpupumilit ng mga mananampalataya na sundin ang kautusan kung nais nilang maging perpekto sa harapan ng Diyos. Nang malaman ito ni Pablo na nakapasok ang ganitong maling katuruan sa mga iglesia at dahil dito naglagay ng panganib at kalayaan ng Kristiyano, sinulat ni Pablo ang kanyang patungkol sa maling doktrina ng iyon. Makita natin sa panahon natin ngayon, marami sa mga Kristiyano ngayon na naniniwala sa iba't ibang ebanghelyo. Una dito, ito'y nakakalugod sa kanila. Yung nakapag-satisfy sa kanila, parang sila'y nagiging masaya na kapag na paparinggan nila. At gusto nila yung puro kasaganahan lamang sa buhay. At ayaw nilang makarinig ng tungkol sa kasalanan. Gusto lang palagi nila yung abot sa buhay na gusto nila maging mayaman. Gusto lang nila maging always encouragement lang palagi. Pero pag itouch na yung kasalanan, ayaw na nilang pakinggan ang Word of God. Nakakalungkot lang sa panahon natin ngayon, marami nang napapako or na nakikinig ng mga prosperity gospel. At yung pangatlo ay sila yung nagpapaalipin sa kautusan. At ano nga ba ang mga iba't ibang ebanghelyo na makikita natin sa aklat ng Galatian? At ano ba ang tunay na ebanghelyo ng Diyos? Yun yung aalamin natin. Kung ano ba yung iba't ibang ebanghelyo, ano ba yung tunay na ebanghelyo ng Diyos sa panahon nila sa aklat ng Galatian at sa panahon natin rin ngayon. Una, ang pagkalito sa ebanghelyo at pagbawalang kabuluhan ng ebanghelyo ni Kristo. Ito yung uri ng gospel na magdadala sa impyerno. O so, na dapat kailangan kayong maging aware
na malaman natin ang katotohanan na hindi tayo maging mag-confuse. That the true gospel will not confusing the people of God. Sabi nga nito sa verse 6, na nire-remind ni Pablo ang kanyang mga taga-Galacia, nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Itong time na to, yung time ng persecution sa kanila na maraming nangangaral ng salita ng Panginoon na gustong baguhin ang salita ng Panginoon. At sa verse 7, ang totoo'y wala naman ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Ito yung mga Hudyo na gustong baguhin yung salita ng Panginoon na gustong sirain ang ibang totoong ebanghelyo ni Kristo. At sa verse 8 naman, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Kapag tayo ay nangangaral ng Word of God na ito'y salungat sa salita ng Panginoon, tayo daw ay paparusahan nawa niya o parusahan ng Diyos o sumpain ng Diyos. At sinabi rin dito sa verse 9, sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mga mangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinanggap na ninyo. Ito yung susumpain ka ng Diyos kapag ikaw ay nangangaral ng taliwas sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, for example lang sa ibang iglesia, makikita natin na ang kaligtasan daw ay kapag pumasok ka sa kanilang simbahan, doon daw matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Na totally talaga na maling-mali. Hindi ko na siya mentionin yung kanyang anong uri ng iglesia yon. Merong ganung iglesia na tangi sa loob daw ng simbahan, kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan nila, ikaw daw ay maliligtas at malalayo sa kapahamakan. At lalong-lalo na dito, lahat ng tao daw ay ililigtas ng Diyos at pupunta sa langit. Maling-mali po yun, na hindi po talaga lahat. Sabi nga sa Matthew 7, verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. Kakaunti ang nakatagpo ngayon. Kakaunti lamang ang makakapasok sa langit. At hindi lahat maliligtas o makakapunta sa langit. At dito rin sa Matthew 25 verse 46, na mayroon din ano dito na pinapakita ng maling katuruan na hell isn't taken literally. Literally, the lost just only cease to exist. Na ang hell daw ay hindi daw totally na totoo. Pero sabi nga dito sa Matthew 5, na itataboy ang mga ito sa kaparusahan at walang hanggang, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Makita natin itataboy ang mga ito sa kaparusahan na walang hanggan. Pinapakita dito na mayroong impyerno. Na yung mga maliligtas ay doon papunta sa langit, ang mga hindi maliligtas ay pupunta sa impyerno. Sabi nga rin sa 1 Corinthians chapter 4 verse 33, na for God is not a God of confusion, but of peace. Ang Diyos ay hindi yung nagpapalito sa atin, kundi ang Diyos ay yung Diyos ng kapayapaan. Hindi to yung ebanghelyo, hindi siya yung ebanghelyo na nagliligaw sa atin ng landas
kundi ang tunay na ebanghelyo o yung salita ng Panginoon ay yung nagdadala ng kapayapaan. Bakit kaya sinabi ito ni Pablo? Dahil ba nais niyang mapuri ng tao? O hindi? Hindi, sabi niya. Ang papuri lamang ng Diyos ang tanging kong hinahangad. Sinisikap kong magbigay lugod sa tao. Hindi kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Na sinasabi ni Apostle Pablo, hindi siya para mapurihan lang ang tao, kundi ang ginagawa niya ay para mapurihan lamang ang Diyos. Ito yung napaka mahalaga na bilang tayong mga Kristiyano na dapat tayo ay hindi lang ano lang natin na yung mga tao masatisfy, kundi ang Diyos yung pinapapurihan natin araw-araw. At yung pangalawa naman, ang ebanghelyo na ginawa ng mga tao. Sabi nga sa verse 11, mga kapatid, nais kong malaman niyo na ang magandang balita na pinapangaral ko ay hindi katang tao. Nagsabi nito si Pablo. Kasi marami sa panahon nila na naglalaganap ng maling katuruan o maling ebanghelyo. Sabi nila, maling na ginawa ng tao. Kaya pinapaliwanag ni Pablo na ang kanyang pinapangaral ay hindi gawa ng tao. Ito'y galing sa Diyos na kanyang pinapangaral. Hindi lang ito kanyang narinig sa kanyang mga kaibigan. O hindi ito narinig dahil lang sa kanyang pinag-aralan. At makita natin sa ang ganitong ebanghelyo, yung just only pleasing people lang. For example nga sinabi ko kanina, yung prosperity gospel. Like yung sa follow your heart, sundin mo kung anong sinasabi ng puso mo, sundin mo kung anong sinasabi ng isip mo, sundin mo kung anong ang kalooban mo. Pero mali-mali po yun. Kasi kapag sinunod natin ang ating puso, ating isip, minsan tayo ay napapalayo sa Diyos kung wala tayong Diyos sa ating buhay. Kasi yung follow your heart, alam natin yung ating puso ay deceitful. Ang puso natin ay makasalanan. Dawit tayo mag-isip ay makasalanan. Dawit tayo magsalita ay makasalanan. Kung wala tayong Diyos, tayo malalayo sa Panginoon. Meron pa nga dito, sabi nga dito, Jesus is good for me, but it's okay if you find another way. Literal na maling-mali talaga. Na walang ibang tanging daan. Sabi nga dun sa John 14:6, He is the way, the truth, and the light. No one comes to the Father. It's through Him, pamamagitan lamang ni Jesucristo. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan mong sarili mong gawa lamang. Kaya ito, ang pangatlo, ang tunay na ebanghelyo ni Jesucristo. Na ang mabuting balita na iniligtas ng Diyos ang mga makasalanan sa kanyang biyaya. Ang taong iyon sa kalikasan ay makasalanan at hiwalay sa Diyos at walang pag-asang lunasan ang kanyang kalagayan sa kanyang sariling kakayahan. Ngunit nagkaloob ang Diyos ng kaparaanan upang matubos tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Ito yung tunay na ebanghelyo na pinapangaral ni Apostle Pablo. Sabi nga dito sa verse 12, hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuturo sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Yung special revelation ng Diyos sa kanya
na binigay ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita. Dahil na makita natin na si Pablo dati sa Aklat ng Gawa, makita natin siya yung isa sa kumakalaban sa Diyos dati. Pero siya ay ginamit ng Diyos upang mangaral ng salita ng Panginoon. Pinapakita nga rin dito na diniklara din ni Pablo na ang tunay na ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sinumang sasampalataya, na pinapakita ni Apostol Pablo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sinumang sasampalataya, naniniwala sa ebanghelyo. Sa madaling salita, na hindi, ibig sabihin na hindi makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng anumang gawa ng tao, kundi sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng kaloob na pananampalataya. Na minsan tayo, kapag tayo nag-share ng Word of God, natatakot tayo. Pero pag-spread ng mga fake news, hindi tayo natatakot. Yun lang yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon, na kapag mag-share ng Word of God, natatakot. Inamin ko, ako rin ay ganun, ay natatakot sa pag-share ng Word of God. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, na binigyan ako ng tapang upang maghayag ng salita ng Panginoon. Na huwag matakot na ipahayag ang kabutihan na ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na inako niya ang kasalanan ng kanyang mga anak upang tayo maging malinis at matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw man ay nakakarinig ng mga iba't ibang ebanghelyo o yung mga, sabihin natin yung prosperity gospel, maghinay-hinay ka kapatid. At sinabi nga dito ni Jesus sa Matthew 7 verse 6, sinabi ni Jesus na makikilala ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng kanilang bunga. Makikilala ang mga totoong mananampalataya totoong Kristiyano, at luluwalhatian ng mga tao ang kanilang Amang nasa langit, na siya ang ebidensya ng pananampalataya na kanilang inataglay, na dapat na maging masikap ang mga Kristiyano sa pagpapatibay ng kanilang pananampalataya upang makita sa kanila ang buhay na nakaugnay kay Kristo Jesus. Na tayo ba ay sumusunod kay Kristo Jesus? Tayo ba ay nagbabasa ng kanyang mga salita? Kahit tayo ba'y nangangaral ng Word of God? Kaya kapatid, kailangan ma-identify natin ang mga iba't ibang maling katuruan sa panahon natin ngayon. Lalo na sa panahon natin ngayon, marami na tayong makikita sa social media, na sa YouTube, sa Facebook, na nagkakalat. Kaya yung Word of God, dapat na tayo maging matapang sa pag-share nito. At huwag tayong pangunahan ng takot sa paghayag ng mabuting balita na kay Kristo lamang, kay Jesus lamang natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan o eternal life.
hindi sa kaibigan mo, hindi sa trabaho mo, hindi sa mga kaibigan mo na palagi nag-encourage sa'yo, hindi sa pamamagitan lamang ni Jesucristo, Jesus. Ito ang tunay na salita ng Ebanghelyo ay patungkol kay Jesucristo. Na sana mayroon kayong matutunan at nalaman o ma-identify sa mga maling katuruan na kumakalat sa panahon natin ngayon. At tayo po'y manalangin. Amang nasa langit, maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na pinapaalala niyo po sa amin, Panginoon, na mga nagkakalat na mga na maling katuruan, Panginoon, sa panahon namin ngayon, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-identify namin, Panginoon, o distinguish namin, Panginoon, ang mga maling katuruan, Panginoon, na ma-correct namin, Panginoon, ang mga hindi namin nauunawaan, Panginoon. Panginoon, tulungan po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng tapang, Panginoon, na maghayag ng iyong salita sa lahat ng member ng Emmanuel Christian Church, Panginoon. Simula sa mga leaders, Panginoon, sa mga members ng church, Panginoon, na gamitin niyo po kaming lahat, Panginoon, sa ministry ito, Panginoon, upang maikalat, Panginoon, ang iyong Ebanghelyo, Panginoon. Na ikaw, Panginoong Jesucristo, na nagbuwis ng iyong buhay, na inako ang aming mga kasalanan, Panginoon, upang kami maging malinis, Panginoon, at makasama mo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong na iyong ginawa, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa iyong mga anak. At sa lahat, Panginoon, na nahihirapan, Panginoon, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Pag-iingat, Panginoon, lalong-lalo na sa panahon, Panginoon, ng pandemic, Lord. Na ilayo niyo po kami, Panginoon, sa panibagong variant na naman ng virus na po, Lord. Na sa inyo lang kami magtitiwala, Panginoon, na aming panghawakan, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon. Lord, ingatan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga senior citizen namin, Panginoon, sa Emmanuel Christian Church, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na pag-asa, Panginoon, sa buhay namin. Ito lang po ang aking samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.